parang, ang namit ko. Kamay ka muna, kamay. Po, kapay niya na. Ano? Andre, shout out lang muna ako kay Sir Eric Reyes ng Port McMurray sa Alberta. Oo, shout out sir. Thank you, no. Thank you po sa inyo. Tapos ganun din po kay shout out din kay Ma'am Amelia, galing po sa Japan. Ma'am Amelia, maraming salamat po sa tulong. Si Ma'am ano 'yan? Ano apelyido niya? Kamisuro Amelia Blazer. Ma'am, shout out po. Tingnan mo yung picture niya. Ganon din po Ma'am, kay... Ma'am, kilala mo ba si Jovi at saka si Gina? Pati kasi ako doon, nakapagatawa rin si Amelia. Amelia. Ha? Oh? Oo. Oh. Tingnan mo yung picture niya. Teka lang, tatapusin ko lang to. Shoutout din po kay Reggie Rada Almeida ng Epic Advanced Dynamic Boys. Ah, Reggie Almeida at saka shoutout din po sa Epic Advanced Dynamic Boys. Walang sukuan sa pangarap yun. Tapos ganun din po kay Sir Jerry Punsalan. Shoutout daw po sa misis niya kay Chrissy Punsalan, number one fan sa Winnipeg. Thank you po Ma'am at Sir Jerry, Ma'am Chrissy at Sir Jerry. Mga ma'am, mga dre, thank you po sa inyo. Ano yung sabi nyo? Si Amelia? Kabatch mo? Pero oh? Hindi siya siguro. Kasi nakapangasawa rin siya ng hapon. Ah, okay. Pero hindi yan. Kasi isa siya sa ano, isa nag-donate sa GoFundMe. Sa GoFundMe. Yopi, thank you pala. Go. Ikaw. Thank you. Hindi, kala ko ikaw. Wala ka mahugutin? Meron. Anong kalam sa akin? Pala, mga dre, no? Ano ba yung sasabihin ko, mga dre? Napanood ko pala yung balita kagabi, mga dre, no? Kagabi lang. Na yung tungkol sa ano? Yung pinag-usapan natin. Yung bagong guidelines, mga dre, no? Sinuspindi ng DOJ tsaka ng Senate. Yan. Si Subiri. Si Subiri, oo. Tapos, ang pinakamaganda sa lahat, mga dre, i-hearing na yung mga in-upload. At sana pagbayaran yung Bureau of Immigration. Babalik sa kapabayaan ano, nila. Oo, mga dre. Grabe naman ang cheeses ko dito. Sana, mga dre. No? Oh. Si cheese pala yung ano. Si cheese. Babalik daw yung mga... Oo, kasi nga mga dre, no? Parang ang nangyayari, ano? Walang liabilities yung Bureau of Immigration pag nagkukulang sila sa trabaho nila, di ba? Parang sabi nga ni Mig Subiri, isang pamilya na upload, tapos 100,000 yung nasayang na pera, oo. Tapos sasabihin ng taga Bureau of Immigration, sorry na lang, di ba? Eh kung nagkamali talaga sila, di ba? Kumbaga dapat, may liabilities, di ba? Para may responsive, kumbaga yung responsable ka sa trabaho mo, parang ganun. No? Tsaka sabi nga nung abogado, mga dre, no? Na parang hindi mo kailangang humingi ng permiso kung lalabas ka sa Pilipinas, di ba? Kumbaga aabisuhan mo lang sila na mag-tourist visa ka, di ba? Tsaka dapat sapat ng araw yung visa galing sa ibang bansa. Tsaka yung passport mo, yung boarding pass mo, di ba, para makalabas ka ng Pilipinas. Yung ganun, mga dre, no? Anyway, maganda, di ba? Kaya tuloy ang ligaya, mga dre, no? Punta na kayo sa Canada at mag-arap kayo trabaho dito. Di ba, napanood mo yung, ano, yung salami na iska mga Canada? Alam, yung ah? Ang inaano oh. Ngayon, eh. Yung umuwi sa Canada, hindi, matagal na iskam daw yung Canada, yung nag-trending sa TikTok. Yung wala daw maganda sa Canada. Oo, yun nga. Meron na naman yung ganun nga. May bago na naman ganun? Binabatikos nga siya lang ng mga vlogger. Ano nga yun? Kumbaga, siguro nabaon sa utang dito kasi nga... Pero binenta na daw niya yung sasakyan niya lahat. Para uwi na daw. Eh tama lang yun kasi sabi niya iskam yung Canada eh, di ba? Ba't nandiyan ka pa? Sabi kasi. Isang kami nagsabi, ba't nandiyan ka pa? Ba't nandiyan ka pa? Siguro sinabi niya na iskam yung Canada kasi ginusto rin niyang ano eh, bumili ng sasakyan niya. Eh, utang yun eh. Saka ano nga, nabangon sa utang, di ba? Hindi na kaya suportahan yung sarili. Tapos trabaho siya ng trabaho kaya na-prostrate siya. Trabaho ng trabaho, wala kang tigil.
ganun talaga, lalo na pag may utang pa sa visa, sa sasakyan, lahat naman dito utang. Pag pumunta pa siya dito, arte din yung mga tao, pumunta dito, tapos sa kanila kung paano sila... Pero baka mayaman sa Pinas. Ba't pa siya pumunta dito? Pag mayaman ka sa Pinas, huwag ka na pumunta rin. Oh, yung nga sabi, yung hindi nga pinagpala daw sa Pinas, nandito. Nandito daw sa... Yung mga nandito daw eh, yung mga ano, hindi sinwerte sa Pinas. Ganun talaga kami yung... Eh bakit may mga doctors? Mga ano... Doctors, abogado, engineers. Hindi ba? Ay, doon. Hindi lang nila ano, ma-appreciate kung ano yung yung trabaho dito sa Canada, kung ano yung pamumuhay siguro dito yun, sa Canada. Siguro yun, sampung katulong niya, kaya ano. Siguro mayaman, mayaman. Yan ang sasabi ng scam ng Canada. Mayaman yung mga tribari ko, di ba? Kasi dito ako nagtrabaho eh, di ko alam ang buhay. Kaya dito alam ang buhay, okay lang. Nasanay ka na. O nga pala mga tre, no? Ikaw lang yung mag-isa sa amin dito, no? Na dito na, nag-aral ka pa ba rito? Friends lang sa kanyang high school. Ilan taong ka ba nung dumating ka dito? 18. Mag-19 Na. Kaya dito ka na nagtrabaho? Na-19. Dito ka na nagtrabaho first time? First time. Kaya parang eto na yung nakamulatan mo. Hindi ko alam kung paano rin sa atin ba na magtrabaho. Mahirap mo gano'n. Siyempre hindi ko alam mo. Sabi niyo sige nagtrabaho. Siya daw nung mag-keep siya yun po. Ako mahirap sabi niya. 23 ko noon. Mahirap sa Pinas? Sa Pilipinas kasi mayroon din ang sahod mo sa isang buwan 6,000 dati. Diba? Dati 'yun pero malaki dati naman yun. Na yun. Tuwa-tuwa nga ako pag nakakuha ng 1,000 ako isang linggo. Kasi dati nagtrabaho po ako sa ano, sa URC. Nagtrabaho sa may FCI. Sa Pasig. Okay, yeah, nagtrabaho ako doon sa NIPS doon ako dati. Eh, ang sahod ko lang sa ano eh, magkano lang isang araw. Ba't sabi mo sa akin sa bangko ka? Talaga si Rice ang scam ko. Scam sa akin to. Si Rice is scam sa akin. Lagi niya akong ini-scam ni Rice. Sa bangko ko, sa bangko. Tapos lumipat ako sa pagta-nurse. Oo. Lababal pa ito. Basher is in-scam, there. In-scam ako ni Rice. Kailang ka-uwi. Dapat umuwi ka itong December. Eh, si Carlo, nakabook na. Mahirap umuwi ng isang buong pamilya. Ano kaya yun? Anong go signal? Yung allowance nila. Wala na. Yung kaibigan ko nga. Go signal, wala ka ng ticket. Wala ka ng ticket ang ano yun. 1,000 po siya. Kaya mahirap nga pag isang buong pamilya. Kaya ang dapat isa, no? Ang tsaka ang style, pag mga bata pa yung anak nyo, huwag kayong magbabakasyon. Palakihin nyo muna sila. Pag may trabaho na sila, gusto nyo ba umuwi? Kanya-kanya ano lang. O, may pamasahe ka. Ay, tupay ka. Tumahan ng ticket, di ba? Kaya mo sila mag-ano. Kaya si Lakay Tracker, eh. Uwi sila next year. Ang dami nila, eh. Sino? Si Lakay Tracker. Inaanak niya, 5. Puro babae, isang lalaki. Lima sila. Magkano na yung ticket nun? Ay, 7 sila, 7, di ba? 7, 3. 20 na. 15 na. Pati 3,000 nyo. Kaya yun ni Lakay Tracker. Shout out sa iyo, Lakay Tracker. Eh, truck driver naman eh. Kaya niyan. Obi, sabi mo August 15 yung sasakyan mo. Hindi, sila. Yung kulay kasi silang nagpalit yung kulay. White ako, di ba? Pero tinawagan ako if ever. Kasi may maagang parating sabi niya na pearl white. Sabi niya. It's okay, sabi ko naman. Kung the earlier, it's okay. Pero ang talagang darating ng ano, November. So ewan ko, baka hindi rin natuloy yung off-white nila. November? Agal nung, grabe. Bakit hindi, dito ganyan? 6 months ata, it's dito lang ang ano, nasusold out ang mga sasakyan. So, ilan buwan ka na nag-aantay ngayon? Kailan ako nag-ano, May ba yun? May or April. So mag-aapat na buwan na? At least 6 months eh. Ang antay? Oo, sabi. Half a year. Pwede na kayong mag-ano, pwede na kayong pumili ngayon, Gina. Kailan yung appointment niyo sa ano? Yung wala pa? After 20 days. Grabe, no? Si Sam nag-ano na din, nag-exam daw. Kailan? Sold out ang mga sasakyan dito, mga dre, no? Sila, naghintay din sila?
Tignan mo din, din mas madali yung ginawa nyo. Dramatic doon. Pag sabi, pag kumuha ka, ando na, ready na. Grabe dito. Malamig ngayon, tapos next week, mainit na uli. 35 degrees. Next week, 35. Ngayon ano, 16, 18? Yeah, parang ano ngayon eh. 12 ngayon, 12? 12 ni Mario. Lamig. Malamig. Ay, Mario 12. Malamig ngayon, mga Andre, pero next week, iinit uli. Indian summer, yeah. Indian summer ba yun? Philippine summer. Dahil 35. Pinoy summer. Walang weather. Ang gulo ng weather, di ba? Paatras. Ano na, mga Andre? Alas 11:30. Lamig. Magpicture na daw tayo. Huh? Picture na naman. Kanina walang picture, itas ngayon pipicture. Eh dito magpicture tayo. Dito ka na patira, dito ka na homesick ng sobra. Tignan mo nag-ano na ng mga dahon. Matilaw na yung mga dahon. Oo, nag-umpisa na ng mga dahon. Kaya lumulungkot na yung mga tao. Kasi hindi maintindihan yung daan nito ah. Kaya nga hindi ka makapagmobilis dito. Nakalagay pa 90. Paano ka magda 90 rito? Hindi mo kabisado. Yung sikot-sikot. Biglang babagsak. Kaya pataas. Biglang at babagsak. At saka ano, yung parang pag ganun lahat yung mga ano ba? 75. Pera, mura bahay dito. Ito, Bendre. Mura yan. Baka may makuha ka rito 120 o 200. Ano mo tumato parang... Mura yung bahay, kaya lang, walang trabaho. Yan, bago oh. Ewan. Hindi, trabaho dun sa ano? Sa Montreal. Hindi, dun sa pupuntahan natin. Sa water park. Dito sa gate, sabi niya pala. Tawagin mo muna sila, ano, sila Lee. Sa loob ng water park talaga? Ano ba ka? Agdatoy kami parking lot. Entrance dito, yung parking lot di ko ah. Entrance? Oo, nagdatoy kang parking lot. Ito kay parking lot? Ito Sangaw? Ay, Atlantic Aquatic po na. Oo, sa kali... Oo. Yung may parang pala. Punta na kami dyan. Anim daw yung kinuha niya. Kala niya, sasama sila ano. Laki nga rito. Di ba sabi, hindi nga, di ba? Ito yung su, sa kanan. May mga ano... Laki. Malaki ito, mga Andre. Maalikabok. Pag mga ganitong lakaran, mga Andre, si ano, sponsored ni Lito, mga Andre, no? Siya yung nagbabayad sa campsite. Guest lang kami, mga Andre. Wala kaming gastos, kundi yung ano lang, yung sasakyan lang, mga Andre, yung pagpunta lang dito. Siya nagko-cover ng lahat, mga Dre. Kaya maganda-ganda yung mga gala namin, di ba? Diretso lang! Ah, ito ba sa atin? Sa buwan! May nagdala kami ng ano eh. Nang iihawin, mga Andre, no. Alam mo, sinabi ko kay Jocelyn, nagpapabili ka ng gulay. Sinabi ko yung gulay. Thank you.
Okay na ba yan, love? Ito lang. Yuri. 100 pala upa na ito, mga dre. Jocelyn! Jocelyn! Pwede ka mag-practice mag-drive, oh. Dito, palagay mo bro, magkano to? 2,000? That's cheap. Bibili ka na lang kaysa mag-renta ka. 100 per day, mga dre, no? In 5 years, mabayaran mo na eh. Ayan yung ano mga dano, ayan yung RV. Ang laki ng lugar, no? 500 sites, man. 500? Oo, may ganito. Paano pag nalubat? Ano ba yung battery? Dalawang battery, tingnan mo. Ah, okay, apat yeah. Apat pala, apat. Oo, malaki pala, no? Pumunta kami ng dog park doon, man. Ano? Ang daming, ano, yung pad hole. Ano to, 48 volts? Pad hole. Ano ba yun nandito? Ay, dito kami pumasok kanina, bro. Oh, doon nga. Yun ang main entrance. Oo. Oh. Kulit ni beauty. Ang laki kasi. Hi, Monju. Ito yung main entrance. Oo, dito kami pumasok dati, eh. Diyan kami dumadaan dati. Pero ngayon, hindi na. Kasi yung mga RV dito na pinadaan. Ano? Buong slide. Laki. Oo nga, ano? Dalawang slide yan. Dito yung isang slide, maliit. Yung doon, yung malaki. Ibig sabihin, may access ka sa lahat ng ano lahat, na to. Oh, lahat. Basta may ano ka. Yung oo, tag. Yung blue pass, yung blue tag. Ang dami nga, ano? Kaya mga dre, ang dami nila rito. Hindi mahal dito, bro. No. Mura nga dito. Mas mura kaysa sa huling pinuntahan natin. Oo, oh, mas mura pa dito. Dito? Really? At saka malapit na. Mas mura pa dito. Talaga? Oo. Kasi binayaran ko, 3 araw. 300 lang eh. Eh, doon. Oo nga, no? Ayan, mga baby, akala niya, aso eh. Gusto niya papasok eh. Mga Andre, kung may mga anak kayo, naku po, no? Lee, sobrang mag-i-enjoy dito, di ba? Bata talaga dito. Yeah, sobrang mag-i-enjoy dito. Lalaki ng ano. Yung mga anak ko, dito talaga. Dito mo dinadala? Oo, dinadala ko dito. Oh, may usap pa sila, oh. Pang ano to eh, pang kalderita, pang gabi. Kaldereta kambing. Naku, tuwan-tuwa yung mga bata rito, mga dre. Kung may bata kayong maliit, no? Ito, pwede ka rin dito kasi may pass kayo. Laki. Oo? Malapit lang to mga dre. Isang oras at ano lang, isang oras lang pag magaling kayo magpatakbo mula sa Montreal. Eh kami, nagkikito kasi kami ni ano, madam eh, kaya. Eh, malapit lang sa Terrebon, di ba? Oo. Oh. 30 minutes lang Terrebon. Oh, kaibigan yung beauty na yan eh. Oo. Oh. Hindi nga tumatahol yan eh. Kala niya aso eh. Nakalimutan ko ng dala ng ano lang, suka. Hindi, may suka tayo dyan. Mas na itedigyan ko si Okay. Tatay. Andre, kung mangungupahan kayo, bumili na lang kayong ganito. Tingnan nyo, di ba? Oh, may ilalga ka ng TV. Saan ba yung kwarto? Dito pala yung kwarto, mga Andre, no? Yan, no, mahaba pa yan. Nandiyan yung kwarto. Nice ba yung kwarto? Tapos may okay, punta ka dun. May full toilet ka, mga Andre, oh. Di ba? Kata ko sa inyo, gaano kaluwag yung kwarto, ha? Kung gaano ka cozy. Oh, plastic, di ba? Ano ba to? Queen? Queen. Oh. Queen niya, hindi, maliwanag naman. Queen niya, mga dre, no? Di ba? Pambihira. Marami magtatanong, magkano daw tuli?
Tax included, hindi pa. Tax included. Oh, ayan mga Andre. 21,000. 21. Cheers. 21K. Nalimpungatan na naman siya. What? Sige. Maganda mga Andre, di ba? Kaya lang ano, may kamahal lang talaga yung presyo. Pero pag kumuha yung ganito mga Andre, meron namang ano eh. Ano man tawag dito? Yung hulugan, di ba bro? Mayroon, pero mahal lang. Yan lang mas mahal. Kasi ito, binili ito mga Andre, ano? Cash na tao ito mga Andre, cash. Alam, bibili na tayong ganito. Para hindi tayo namukupahan. Ang problema, saan mo na yung park? I-park mo doon sa amin. Sa park. Park natin sa park. Park, park mo sa Walmart. Yuri. Dandan lang eh, dandan. Dandan. Break, you're fast. Beauty, baka masagasaan ka. Sasakay, sasakay. Go! Sasakay si Beauty! Sasakay siya. Look! What's that? Kung hindi kaya yan. Dito pala yung mga ano, Survivor Series mga Andre, no? Ano Survivor Series ba rito? Dito kami nag-extend dami dyan. Oo. Dito kami kagabi. Dito kami kagabi. There, the slide. Yan, no? Parang nasa Splash Island, di ba? Oh? Tube pa yan yan. May tube yan yung daladala. Saan yung ganito mga Andre, di ba? Pag may oras ka, di ba? Hindi ka namang problema sa pera. Kahit may problema ka sa pera mga Andre, hindi halata. Basta nag-camping ka. Sasabihin na naman nila sa iyo. Sarap buhay. Sabihin nila sarap buhay mga Andre. Puro pera ka. Ayun ang maganda pag nagka-camping ka, di ba? Oo. Oh, may pera o wala, sasabihin nila dami pera. Of course. Kalimutan ang problema, mga Dre. Pero pera biro, mga Dre, ha? Yung may mga anak dyan na gusto mo mag-ano rito. Maganda, maganda sa mga bata. Off-road daw ito, bro. Off-road. Off-road. Ay, mga nakaano na yan dyan, mga nakatira na yan sila dyan eh. Sa akin ang washroom, hindi ko naman alam kung saan ko ito ano, eh nag-pransi pa naman. Baka yung pransi ang hindi mo alam, hindi yung bathroom. Hindi! Toilet sabi niya. Ayan, dyan nung ka dapat ang... Kinakagat niya rin apa eh. Kasi ka, baka